At ngayon naman po, kung may kita po natin, ay meron na po akong 74,000 followers. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan inaturo ko sa inyo kung paano nga ba mabilis na dumami ang inyong Facebook followers sa inyong Facebook page at Facebook profile. In just one day ay pwede na agad dumami yung Facebook followers mo. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, ituturo ko sa iyo ang mga tips and tricks na pwede mong gawin at gayahin para mabilis na dumami ang iyong Facebook followers. From 1,000 followers, naging 74,000 followers yung Facebook ko in just 2 months. Kaya ang ituturo ko sa inyo ay based on my experience at 100% na effective ito sa akin. At kung ready ka na, simulan na natin. Number 1, dapat naka-turn on ang follow button sa iyong Facebook account. At ganito po yun. Kapag inopen na po natin ang ating Facebook account, ay pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid. Dito naman po sa may menu, scroll down lang po natin para hanapin po natin yung settings and privacy. So dito naman po sa may settings and privacy, pindutin natin yan at may kita po natin dyan yung pinakataas or nasa pinakaunahan na settings. So pindutin po natin yan. Dito po sa may settings ay may hahanapin lang po tayo. Scroll down lang po natin at hanapin po natin yung followers and public content. So dito nakita na po natin yan at pindutin lang po natin yung followers and public content. So ayan, dito po may nakalagay na who can follow me. Ibig sabihin, sino nga ba yung mga taong ina-allow mo para makapag-follow sa'yo? So dito nakalagay po dyan ay dapat public po. So again, dapat po lagi po yan naka-public. Kapag naka-professional mode na po kayo, ay automatic na po yan naka-public. So in case lang naman na hindi pa, ay pwede nyo po yung iset sa public. After po noon, ay proceed naman tayo sa pangalawang tip para sa inyo na dapat naka-turn on ang professional mode mo sa iyong Facebook account. At para ma-convert ang personal account natin into professional mode, ay pindutin lang natin yung tatlong bilog sa gilid. So kailangan po nating i-turn on yan para kumita tayo sa ating Facebook Reels. So pindutin lang po natin. At nakalagay nga po dito na get paid for your content na kung saan pwede tayong kumita at mas maraming tao ang pwedeng mag-follow at ang next step, pindutin lang natin yung turn on. At ngayon, meron na po tayong professional dashboard. After po nating i-turn on ang professional mode sa ating Facebook account, ay pwede na po tayong mag-direct invite sa ating mga followers para i-follow po tayo. At syempre, ganito po yun. At ngayon naman po, kung may kita po natin, ay meron na po akong 74,000 followers. So, paano ko nga ba na-invite yung mga friends ko or mga iba pang tao para i-follow ang aking Facebook account? So, dito, for example, meron po akong mga post na mga videos and contents dito sa aking Facebook account or pwede na naman sa Facebook page ninyo. Pindutin lang po natin yung mga nag-react. So dito may arrow po dyan na mga tao nag-react sa ating post or sa ating mga videos. So dito meron pong mga nag-heart react, may mga nag-care, may mga nag-like at marami pang ibang reactions. So ayan, scroll down lang po natin at may kita po natin dito na yung iba po nating mga viewers ay pwede po nating i-invite. So dito may nakita po tayo dito na available nga po yung invite dito sa mga viewers natin. So pindutin lang po natin yan. At may lalagay po dyan na invitation sent. Ayan po yung nakalagay. Ibig sabihin na parating na po natin sa kanila yung direct na pag-invite natin na i-follow po nila ang ating Facebook page or Facebook profile. So ganun po yun. Ang simpleng may advice ko lang po sa inyo as much as possible ay pwede po tayong mag-invite ng kahit ilan po na possible po dyan na mga bagong viewers po natin. Mas maraming invite na magagawa po natin ay mas marami pong followers ang papasok. So dapat ganun po yung gawin ninyo. Number 4, dahil meron na tayong mga friends and followers sa Facebook, ay pwede na tayong mag-upload ng mga quality content videos sa ating Facebook page or Facebook profile. As content creator at nagsisimula pa lang dito sa Facebook, ay mas maganda na gumawa po tayo ng ating mga quality content na videos. So dito, piliin lang po natin yung Reels, for example, para makita nyo po yung mga videos na ina-upload ko. So dito, nag-upload po ako ng mga tutorials. So may kita nyo yung mga views, meron 3,000, 6,000, 9,000, 10,000, at halos 1,000 views talaga yung mga views ko dito. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba umaabot ng 1,000 views? Unang-una ay yung mga videos na ina-upload ko po ay katulad po dito sa YouTube na kung saan informative videos po or yung mga tutorial. Or yung ano nga ba yung mga kailangan ng tao. So dito umaabot talaga siya ng mga 5,000 to 10,000 views. Meron pa nga sobrang laki na 90,000
87 or 89,000 views dahil nga po kailangan ng tao. Again, mas maganda po na simulan po natin gumawa ng mga quality content na videos. At kapag na-monetize na po tayo sa in-stream ads, ay pwede na po tayo mag-upload ng mga 3 minutes pataas na videos. So katulad po nito, ito po yung mga na-monetize na po sa in-stream ads at pwede na po tayong kumita sa video na yan. Sa pag-upload ng mga videos ay pwedeng long-form videos 3 minutes pataas or mga short-form videos or Facebook Reels. And number 5, tip ko sa inyo ay dapat makipag-engage ka sa mga followers mo. Para makapag-engage po tayo sa ating mga followers, mapabago man or dati ng followers ng ating Facebook account or Facebook page, ay pumili lang po tayo ng isang video na pwede nating komentan. So for example, ito pong video, yan, meron tayong comment section dyan. Binabasa ko po lahat ng mga comments na nandyan sa may comment section ng video na yan. Kung makikita nyo po, nag-heart react po ko, minsan nag-tumatawa, minsan nagla-like. Yung simpleng ganyang reaction ay malaking bagay na po yan sa ating mga followers. So dito for example, mag-reply po ko ng thank you po as appreciation yan sa ating mga followers. So malaking bagay po yung ganyan para alam nila na nag-reply ka at approachable ka. Sa ganitong paraan po ay ma-feel po ng ating mga viewers or followers na welcome po sila mag-comment sa iyong mga videos or any post na meron ka. So dito masasabi nila yung mga concerns, suggestions or questions na pwede nilang itanong sa iyo. At dahil nga alam nilang malalapitan ka nila at napasaya mo sila, ay ipa-follow ka nila. At pang-anim na tip ko sa inyo ay dapat consistent po tayo sa pag-upload ng mga relatable na contents sa ating Facebook page or Facebook profile. Mahalaga rin po na makapag-post po tayo ng mga relatable topics and content sa ating Facebook account para syempre dumami yung followers natin kapag nakaka-relate po sila doon sa post po natin. For example, dahil nga mostly na mga followers ko ay nagpa-Facebook Reels, so ito po yung pinost ko. Dito sa mundo ng Reels, pagmamahal ang dapat binibigay sa kapwa content creator. Kaya kung nababasa mo ito, mahal kita. Dahil nga po nagpa-Facebook Reels po sila as content creator, ay nakaka-relate po sila sa post na to. Makikita nyo rin po sa number of reactions and comments kung gaano nga ba karami yung nakaka-relate sa post na yan. At syempre, possible na madagdagan yung followers mo kapag nagustuhan nila yan or nakarelate sila. Pwede rin po kayo mag-post ng mga inspiring and motivational quotes sa inyong Facebook account. Kung makikita nyo ay nauuso po ngayon yan. Advice ko rin sa iyo na kung kaya mo gumawa ng Facebook Reels or mga short form videos araw-araw ay mas maganda po yun. Ang isa pang tip na pwede kong ibigay sa inyo as content creator dito sa Facebook ay marami nga nagsisimula na gumawa ng Reels. At paano nga ba yun? So dito, punta lang tayo dito sa What's on Your Mind, makikita po dyan yung Reel. At syempre, pindutin lang po natin yan. Para makagawa po tayo ng Reels ay pwede po tayong mag-shoot ng ating mga videos. So ayan, i-edit naman po natin yan. So for example, meron na tayo sa gallery natin na napili. Yan, for example, itong video na to. At pwede po nating i-edit yan bago po natin i-post. So dito, maglagay lang tayo ng text. For example, yan ba ay tutorial, dance, or kahit na ano. Dahil nga tutorial to, ay ilalagay ko po yan ng tutorial. Yan, as text, at i-adjust ko lang po. So after po nyan, ay pwede rin tayo maglagay ng mga music, effects at marami pang iba. Kapag decided ka na at na-finalize mo na yung Reels na pwede mong i-upload, ay pindutin mo lang yung next. Dahil nga nauuso yung mga Facebook Reels or yung mga short form videos, ay possible na makahakot po tayo ng mga followers. At ayun po yung mga tips and tricks na pwede nyong gawin para mabilis na dumami ang inyong Facebook followers sa inyong Facebook page or Facebook profile. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung naghahanap ka ng mga iba't ibang tutorials at bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace, one love.